Hello guys, welcome back to my channel. Andito pa rin po tayo sa farm. And today's video, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung na-discover ko na paraan ng pag-land prep, lalo na sa pagkakama gamit ang tractor na may rotavator. So yun po, let's go guys. Bago po ang lahat, nais ko munang batiin at i-shoutout tong ating mga kaibigan. Si Ma'am Therese Kate ng Taiwan, si Pards Jordi Maloles, si William Guzman na taga San Luis, classmate ko rin, Sir GB Obedencio, Joga Guapo, Yamomo Backyard, Bernie Padilla, Sir Joppel the Farmer, ang ating mentor ngayon sa pag-aampalaya, Bebo Tia, Beng Mabuna, si Beron Solis, Jason Panuwayan, Butter Agri Farm Vlog, shoutout sa iyo bro, at congrats sa iyong ampalayahan din, Jayman Vlogs, Eugenio TV, Farm Boy ng Pangasinan. And bago po tayo tuluyang magpatuloy, atin po munang basahin yung ating verse of the vlog, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So yun po, may plano sa atin ng Panginoon na magandang bukas at pagpapala. So patuloy lang tayong magtiwala sa Panginoon. So yun po, let's go na po at ating panoorin yung paraan ng paglalagay ng kama sa ating taniman gamit ang traktor. Let's go guys! So yun guys, andito tayo ngayon sa farm ng ating kapitbahay, kaibigan na si Ian. At magtatanim siya ng kamatis. So ang alam ko ay in-order na lang niya yung punla. Pero dahil nga ang ating pag-uusapan dito ay yung sa land preparation niya. So yan, bali ito yung kanyang area. Halos humigit kumulang siguro sa hektarya ang lupa na to. Tapos yan, after na ma-plow ng tractor, then rotavator, tapos ito na yung tractor rotavator na diretsong kama na. So yan guys, kung makikita nyo ang astig, yan from dito sa kinano parang niya dinadaanan yung narotovator, tapos
pagkadaan ng traktor ay nakakama na. Gaya nitong nakikita ninyo, yan. So yan. Bali malaking tipid dito sa labor kung tutusin kasi sa isang kama or pagpalagay natin mga 3 hanggang 4 na kama, yan yung kayang magawa sa maghapon. Tapos syempre hindi pa ganito ka quality pagka manual ang ating pagpapatrabaho. So ito bali ang pagkakalam ko 1,000 per hour ang sa traktor, pero tingnan nyo naman quality quality yung pagkakagawa. So ito yung maganda pagka arkila tayo ng traktor. Ganda oh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 16 na kama na agad ang nagawa sa loob lang ng 2 oras. 16 na kama na siguro ang layo nito ay nasa 60 to 80 meters ang layo. So yan po. So yan, gaya nga ng sabi ko sa isang tao parang siguro 2 hanggang 4 na kama ang magagawa sa maghapon na yon kung hindi pa mainit ang araw. Kasi pagka talagang mainit din, siguro kataasan na yung mga 3 sa ang isang tao. 2 hanggang 3 na kama ang kayang gawin. Tapos siyempre hindi pa ganito ka-quality nga. Kaya kung meron din lang na makina, talagang mas maganda na makina. Dahil nga bukod sa mas tipid, mas maganda pa yung pagkagawa. Pagdating dito sa mga ganitong klase na pag-araro farming. Ito guys, part na to, isang padaan pa lang to. So parang nasa pag-uusap na ninyo ng operator ng traktor kung isang beses mo lang siya gusto padaanan, at ito naman kabila, ito yung bali pangalawang daan. Siyempre mas quality yung dalawang daan, dalawang pasada compare dito sa isang pasada. Pero kumbaga kung nagtitipid din ng konti, pwede namang isang pasada na laang din. Kasi kahit papaano, pwede na rin namang pagtaniman. Kaya nga laang di sa pagpa-plastic naman, doon naman tayo magkakaroon ng konting problema dahil hindi maganda yung lapat. So para sa akin, okay na rin to, dito na tayo sa dalawang padaan. So yan po, ulitin ko. Ito po ay dinaanan muna ng plow
Then after maplaw ay rotavator, isang rotavator, yan, tractor rotavator, isang beses. And then ito na yung rotavator na may bed maker. So yan po. So ilagay ko na lang po yung contact details, contact number ng operator, si Sir Noli, para kung sakali na malapit kayo sa area San Juan, Batangas, ay pwede nyo siyang makontak. So yun, thank you guys for watching, and I hope na nakatulong sa inyo yung video na to. And I hope din na merong ganong klaseng traktor sa lugar nyo, kasi grabe talaga, astig. So yun, muli, maraming salamat. At see you on the next video. God bless. Ingat po tayong lahat, and to God be the glory. God bless.